ngayon, yung stigma na si Myra Manibug yan, bastos yan, lahat ng masamang pinagdaanan ko, na-realize ko it's a blessing in disguise. I'm trying to be a better Myra than the Myra during the 80s. I was molested by my ex. Kinindap ako, dinala ako ng tulay buhangin. Bakit mo ako ginawang bold star? Bakit hindi mo ako binabawalan pag nag-uwi ako ng lalaki sa bahay nung araw? Sana mahigpit ka, sana hindi ako naging ganito. Galit na galit ako sa kanya. Galit, punong-puno ako ng galit. Siyempre, yung mga anak ko kasi, wala akong tinatago sa kanila. Habang lumalaki sila, aware sila kung sino yung nanay nila. Iba to, ma-realize na talaga na kahit na anong imperfect na mga magulang natin, maybe they have done something good to us then. Sa mga pinagdaanan mo, ano ang pinakamatindi mo? May addiction. Nakita ko yung demonyo. Alam mo, nakita ko talaga siya na sa mirror, nagpakita siya sa akin. E na pag-uusapan natin, papapatawad. Napapatawad mo naman ba ang sarili mo? At kung may galit kayo sa kanya, huwag niyo kami idadamay. Dahil kung hindi niyo kailangan ng asawa, kailangan namin ng ama! Lagi kong inuungkat ang nakaraan, kaya siguro nahihirapan akong harapin ang kasalukuyan. Jenna, hiyang-hiya ako sa'yo. At hayaan niyo, hindi ko kayo magsisisi sa ibinigay ninyong honor sa akin ngayong gabi. Bakit ba gusto niyo yung lahat na gusto ninyo ang masusunod? Well, if you're ready, I am. Friends, we are here at Arc and Vine Cafe at kakausapin natin ang napakagandang may-ari ng Arc and Vine Cafe, si Miss Angela Zamora. Ange, how are you? I'm good. Ange, ilang taon na itong inyong cafe? 7 years. 7 years, yes, na? Yes. How did it start ba? Ano namin ito, pinag-isipan namin, and then we prayed about it. And then my daughter is a culinary arts graduate. Kaya naman pala, Ange, top 5 of the best cafes, ang cafe na Arc and Vine. And what's your specialty, Angela? Here, mga pastas and the chicken. And then we have our dessert, the Uwi Buwi, na one of the best desserts sa Philippine Daily Inquirer pa yan. Ange, thank you very much for having us. You're welcome. Thank you. Hi friends, welcome to our channel, the Snooki Serna channel. Alam niyo po ngayong araw na ito, I'm excited. Kasi po ang guest natin ay isa pong sexy actress, sikat na sikat po ng 1980s. Isa po siyang matapang na babae, mapagmahal na ina, mapagmahal na anak, at isa po siyang survivor. Friends, let us welcome Myra Manibug. Thank you for the very beautiful intro. You deserve it. Thank you so much. Thank you. How has life been to you lately? Well, on and off. Recently, I've been sick. But thank God, ito pa rin. Buhay pa rin tayo, di ba? Ganda-ganda mo pa rin. Ikaw din, my actually, the reason why I'm here, sabi ko nga kay Derek kanina, God was talking to me na lagi ako nag-worship na, Lord, I offer my life to you, ganyan, di ba? And yet, ilang beses nag-chat si Derek, pero parati akong hesitant. One day, during my worship session, God spoke to me na, ito, I want you to talk about your life, what you've been through, about my love for you. So, why not do it? Kaya, ito, I'm here. Thank you. Thanks, Mike. Hindi ka na visible sa showbiz. Hindi mo ba siya nami-miss? Minsan, syempre, nasa dugo na natin yan. Minsan, gusto pa rin lumabas. Kaso, hindi ko na kaya eh. I can barely walk. No? Kaya, okay na rin siguro ako. May business naman ako. So, okay. My, why are you saying that you can barely walk? Ano bang naging condition? Kasi actually nagtutungkod na ako eh. Dahil diabetic lang naman ako. And tinamaan na yung nerves ko sa paa. So masakit yung aking paa. Parang nasusunog siya. Tapos I have a back problem. Yun yung mahirap. Bakit di ba ang real name mo is Geraldine Zerbulacos?
And obviously, you have a foreign blood. Yes, Greek. Ano ba ang Greek? How were you as a young Geraldine? As a child, before I started working, masaya naman. I was living with my grandma, mama ko nandun, my tita, my tito. Si daddy mo, did you get to know your dad? No, I met my dad the first time, 14 years old ako, sa isang disco sa Malate. It was an accidental meeting, tapos hindi na kami ulit nagkita. And then I met him again, apat na yung anak ko. Nung hinanap ako nung brother ko, kasi yung brother ko sa father's side, nag-work sa Japan kung saan ako nagtrabaho. So pagdating niya doon, nalaman niya na galing ako doon, nakuha niya yung contact number ko, kinontak niya yung daddy ko, so I reach out also to my dad. Ayun, ngayon, we are close, as close as we can be. Diba, we see each other as much as we can. Ikaw ba sa child, nagpupunta ka rin sa mga disco at ayan? Hindi, alam mo, ano ko yan, regret ko yan. Oo, kasi ano ko eh, kasi nga 10 pa lang nag-work na ako. So, ano naman ang trabaho naman na pinasok mo at 10 naman? Lingerie model. 10 years old. Kasi ang laki kong bulas. Ganito na ako, 5'6 na ako at 10 years old. So nag-work na ako noon sa Quezon City, isang hotel doon. Pero ito, May, alam naman nila na 10 years old ka? Hindi, hindi nila alam. Ay, sinasabi mo nga sabi pala ko 16. Si Mami ang nagpasok sa'yo doon. Nagpasok sa akin. Kasi nung 10 ako, I was molested by my stepdad at 9. So, nung time na yun, stepdad ko, kumbaga, minsan darating, minsan hindi. So, parang naramdaman namin yung wala kami makain. Ang dining table namin is kahon ng gatas, alam mo yun, na ang atas ng mama ko is baliw-baliwan, ganyan. So, parang gusto kong tumakas doon sa bahay na yun. Gusto kong umalis, gusto kong alisin ang mga kapatid ko doon, and gusto kong alisin si mama sa ganung buhay. So sabi ko kay mama, mama, gusto ko nang mag-work. Gusto ko nang mag-work. Noong una ayaw niya, pero siguro na pag-isip-isip niya na kailangan ko na rin magtrabaho kasi naghihirap na nga kami. Inexpect ko naman gagawin akong sales lady or ano ba, diba, trabaho. Kinuha akong lingerie model. Yung taong gumawa nung, were you able to forgive him eventually? Yes, now I forgave him. Patay na rin siya. I forgave him kasi he's the father of my youngest brother. So, I have to. Pero si mama, wala ka namang galit kay mama? Madami akong galit kay mama na nawala lahat nung namatay siya. No? Kasi nung buhay pa siya, hindi mo marirealize yun eh, yung lahat ng ginawa niya for you, di ba? Nung buhay pa siya, marami akong galit kasi, syempre, iniisip ko, ikaw naman, bakit mo ako ginawang bold star? Bakit mo ako, di ba? Bakit mo ako pinayagan na maghubad-hubad sa pelikula? Bakit mo ako pinayagan na, bakit yung mga kinita ko, sinugal mo lahat, naubos ako, bakit ganyan? Ang dami kong ganon. Pero, nung nawala siya, na-realize ko na hindi ako nakasurvive ng ilang taon being a single mom. Ay, iyak ako, diba? Ah. With 4 kids, paano ko magtatrabaho? Diba? Sino mag-aalaga sa mga anak ko? Oo, totoo. Na kung wala si mama, hindi sila magiging ganyan, diba? True. Na kung wala si mama, I would not have made it. Diba? And she's a very big part of my life. And I love her. I really do. Siguro, sasabihin mo, napatawad mo ba si mama? Hindi eh. Ako dapat yung humingi ng tawad sa mama ko eh. Diba? Sobrang laki ng utang na loob ko sa mama. Totoo, whatever it is, ano, nanay pa rin is nanay. No? Kung hindi naman dahil sa kanila, hindi rin naman tayo mapupunta sa mundong ito at eventually mag-evolve into the women that we are now. Just. Sa kanya siguro, in her mind, tama yung ginagawa niya. Wala siyang ginagawang masama. Tsaka hindi kami magiging ganito ka-tight ng mga anak ko kung wala siya. Kasi si mama, ayaw na ayaw niya nang naghihiwalay-hiwalay. She's the glue that kept us together. That's true. Lingid ho sa kaalaman ng mga ibang tao dyan, si Myra Manibog ay naging kontesera din po sa mga beauty pageants. May paki-expound na yung mga yan. At nag-start ako student canteen girl. Student canteen girl, oo. Tapos, naging akong hiyas ng Pilipinas 1983. So, mga ilan taong ka lang nun, 14 yata. 13 or 14. Kala ko nakakasa dun, May. Araw, hindi uso ang birth certificate. Eh, kasi nga, lagi ko dinadaya ang age ko. 16, 18, ganyan. Kung ano yung requirement. Pero
dream mo as a child na maging artista somehow? Hindi. Hindi talaga. Ang gusto ko talaga nung bata ako, maging abogado. Eh, kinidnap ako ng nanay ko kasi nagbabaliw-baliwan ako sa mga lalaki, alam mo na. Pero bata pa lang ako noon. Kinidnap ako, dinala ako ng tulay buhangin para mag-shooting. Ayun, artista na agad ako. Dito yung pelikula ninyo ni Direk Celso at Castillo. Oo, Direk Celso at Castillo. Snake Sisters. Yung po naging entry yun sa ACP. Mm-hmm. Kasi sobrang bold ng movie. Like, sobrang niyang bold, so hindi siya pwedeng ipalabas sa regular cinemas. Plus yung dialogue niya, hindi siya Tagalog eh. Iba eh, parang burgudong mga gano'n. Kalina! Kalina! Gana! Tayana! Ato na! Tiana! Ana! Agana! Ayato na! Noma! It made me who I am. Paglabas ng movie sa Film Center of the Philippines, kinontak kagad ako ng Mother Lily. May ano nga, yun ba yung naging first movie mo kay Mother Lily? Naked Island. No? Under Direk Butch Plata. Tapos di ba may ang name na binigay, usong-uso na yung mga soft drinks. O, kasi yung movie na yon, movie talaga ng soft drinks yun. Si Cameo, Pepsi. O Pepsi, Coke, Sarsi. Sarsi Emmanuel. Mm. Ikaw daw ay magiging dapat sumusunod si Mirinda Manibog na talaga. Uh-oh. Nakuha ba yung Mirinda Manibog? Sino naka-isip ni Tito Ray? Si Tito Ray kasi gusto niya nga soft drink. The soft drink Mirinda. Kasi Manibog naman. Si Manibog is from Liza Manibog, who was a Miss Philippines International during that time. Eh, dahil nga kontesera ako, gusto ni Tito Ray, yun, yung Manibog, dahil beauty queen, di ba? Yeah. Eh, sabi ni Direk Celso, nagpangalan sa akin ng Myra. Sabi niya, ang OA na, Mirinda na, tapos Manibog pa. Alisin na natin yung Mirinda, di ba? Kaya naging akong Ancola. The Ancola. Pero ito, Mai, bumalik tayo sa yung mga times, Mai, that you were being groomed as the sexy star. Paano ka naghanda doon para sa mga bold films na tinatawag natin? Hindi ako naghanda. Wala. Kasi, bata ako eh. Parang, ako noon, pag trabaho. So, I look at it as work lahat. Nung nag-model ako, nung nag-artista ako, pag sinabi ng director sa akin, o kailangan maghubad-hubad. Kasi trabaho, ang tingin ko trabaho. Kailangan ng love scene, sige, trabaho lang. Kissing scene, trabaho. Ganon. Wala akong malisya. Basta, I treat it as work. And that's it. May yung pagiging bold star, what are the pros and cons? Ang pro niya is, maraming pera, di ba? Maraming offers. Kasi noong 80s, uso talaga ang sexy films, no? Bold films. Ang siguro, ang disadvantage is, kasi noong time na nandun ako sa showbiz, hindi ko alam kung paranoid lang ako, pero hindi ko na-feel na artista ako. Ang tingin ko sa sarili ko, hindi ako artista. Alam mo yun? Parang siguro insecurity, that's my problem, no? Hanggang ngayon, yung stigma na si Myra Manibog yan, bastos yan, yung ganyan, di ba? Alam mo ba, hanggang ngayon sa show, sa Facebook, may mga nag-chat pa sa akin ng mga indecent proposal na, ano ba to, di ba? So, hello, move on, 30 years, 40 years ago na yan. Di ba? Siyempre, yung mga anak ko kasi, wala akong tinatago sa kanila. Hindi naging problema sa mga anak ko, hindi nila question yun kasi habang lumalaki sila, aware sila kung sino yung nanay nila. Diba? In fact, there was one time, yung anak kong babae nakipag-awayan sa eskwela ng hampas ng laptop si, yan. Si Alex. Si Alex. Ito. Yung kaklase niya sa school, nakita niya, pinapanood yung video ko sa YouTube. So, kinuha niya yung laptop, hinampas niya doon sa kaklase niyang lalaki. Sabi ko, nahihiya ka ba? Yung hindi, pero alam niya naman na mama kita eh, ba't niya gagawin yun? Di binabastos ka niya, binabastos niya ako, tama, sabi niya, diba? So yun yung mga hindi maganda, diba? Kasi hindi mo na mabubura, diba? Tsaka huwag niyo na po ako pagnasahan, tingnan mo naman, ano pa ba naman? Oh, excuse me ha, may asim pa. Maasim na maasim! Sa mga pinagdaanan mo, ano ang pinakamatindi mo eh? May addiction. Yun ang pinaka-lowest point of my life was when, nung na-addict ako talaga sa drugs. Early 90s, nasa Japan ako, kaming dalawa nung asawa ko, talagang nalulung ako eh, na umabot ako sa point of kapraningan. Alam mo yung hallucinations,
totoo yun. Hallucinations, tamang hinala, ganyan na. Nanood ako ng movie, pero feeling ko nun yung artista, si movie ni Richard Gomez and Don Silueta, feeling ko nun si Richard Gomez, kinakausap ako sa VHS. Oo na, sinasabihan ako na, adik ka, pahuli kita sa police, ganyan. Lowest point of my life talaga na nakita ko yung demonyo, alam mo, nakita ko talaga siya na sa mirror, nagpakita siya sa akin. Kaya nung time na maghiwalay kami ng husband ko, na nagbababae kasi siya, tapos nagkakasakitan na kami, di ba? Siya rin talaga yung parang nag-seduce sa'yo into doing that. Oo, oh, kasi actually, nung time na yun, tumaba ako eh, kasi nanganak ako. So, na-insecure ako. Sabi nila, nakakapayat daw, ganyan. So, yun. I tried, pero it's not true. Hindi naman ako pumayat. Utak ko yung pumayat eh, di ba? That's true, that's true. Tapos nung iiwan niya na ako, sinabihan niya ako, ayoko na sa'yo, pangit mo, ganyan. Sakit nun, alam mo yun, para sabihan ka na, ayoko na sa'yo, oh. Di ba? May anak kaming isa, tapos sasabihin sa'yo, ayoko na sa'yo, and we were married, no? Parang gumuho yung daigdig ko eh. Kasi yun lang ang pangarap ko talaga, magkaroon ng buong family, kasi nga broken family ako eh. So pangarap ko lang talaga magkaroon ng buong family, and I did my best talaga, ayokong mag-give up. Alam mo, nagmakaawa ako, talagang please huwag mo akong iwan, ganyan. Pero wala eh, talagang ano. Yung time na yun, hinamon ko talaga yung demonyo. Sabi ko, sige, magpakita ka sa akin ngayon. Kasi nga nagpakita sa akin eh before. Pakita ka sa akin ngayon. Sabi ko, sige, ano gusto mo? Gusto mo yung kaluluwa ko? Sige, bigay ko sa'yo. Pabalikin mo yung asawa ko. Ganyan. Pugi, oo, sobra. Pero totoo lang, diba there's really, ano, battle natin dito sa mundo is not of flesh and blood, but of principalities. True. May demonyo talagang kalaban tayo eh. So talagang makikita mo talaga na yung droga, talagang obvious ba, gawa ng kalaban niya. Oo. Ano? Kasi si Lord lang talaga nag-heal sa akin eh. Kasi nung nasa Japan ako, nakakita ko ng isa magazine, covers si Brother Bo. Yun yung launching yata or parang pinapakilala ang Oasis of Love. Sabi ko, parang bagay ako dito kasi mga artista, ganyan, di ba? Nagpipray ako every day kasi may nagbigay sa akin ng isang prayer book. E baliw na nga ako, so I don't know how to pray anymore. Pero every day, binabasa ko yun from cover to cover, yung prayer book na maliit lang siya. And then, I made a promise. Sabi ko, Lord, sabi ko, pauwin mo na lang ako kasi nasa Japan nga ako eh. Kasi wala akong passport kasi TNT ako, di ba? Tapos iniwan ako ng asawa ko na I was pregnant. Sabi ko, Lord, pauwiin mo na lang ako. Sabi ko, pag uwi ko, promise ko sa'yo, magbabalik loob ako. God heard my prayer. And naka-uwi ako, awa ng Diyos, naka-uwi ako. And pagdating ko sa Pilipinas, wala na yung mga pusher ko. Thank God. So, buntis nga ako. So, I have no choice but to stop using, di ba? And God sent me an angel na nagdala sa akin sa Oasis. Noong time na nakuha ako, napunta ako sa Oasis, nagtatrabaho ako sa isang bar. Kasi kakapanganak ko lang sa second son ko. Impyerno ang pangalan ng bar. Kami ba? Salata ba? Sis, I rebuke that bar. Wala na, sarado na. Salamat naman. Hindi nagsala ka na. Tapos yung tao na yon, yung angel ko nga, nagpunta siya doon dahil may ka-meeting siya for business. Nakita niya ako, sabi niya, di ba si Myra ka? Oo. Ang ginagawa mo dito, nagtutrabaho, kabagay dito sa akin. Lika dito, sumama ka sa akin, sabi niya, sunduin kita, ganyan, ganyan, ganyan. Saka nakatira, ganyan, ganyan, ganyan. Sabi niya, tulungan kita, ganyan. And tinulungan ako, tapos dinala ako sa Oasis. Pinakilala ko kay Brother Res Cortez. And si Brother Res yung naging parang mentor ko doon, diba? Tuloy-tuloy na. Pero paano magmahal ang isang Geraldine o Myra? Baliw. Ah! Ikaw ba yung tipong, you give 1,000,000% of yourself, give it all. Talaga, walang middle, ano eh, diba? Walang middle wala ground. Eh. Ang problema ko, hindi ako marunong magdala ng relationship. Pag wala na, pag nasira na, marirealize ko naman, mali ako doon. Ganun, diba? Hmm. Yung pagiging possessive ko, pagiging nagger ko, mali yun. Actually, kahit sa husband ko nga, eh, narirealize ko rin na, siguro kaya ako ginugulpi kasi mabunga nga ako. Nakuha! Diba? Hindi ah, walang may karapatang mambugbog at manakit ha. Tumalaban ako. Pag kasinaktan ako, habulin ko yan. Talaga, alam mo sa Japan, grabe ang kinalat naming lagim doon. Naghahabulan kami sa train station, siya yung tumatakbo, ako yung nangahabol. Nagtatago yan sa ilalim. Sorry. Tatago yan sa ilalim ng bus para lang wag ko siyang abutan. Grabe talaga. Kaya hindi mo rin siya ma-blame kung bakit niya ako siguro nasasaktan, di ba?
Kaya kung minsan ginugulpi ako niyan, tumigil ka na, tama ka, huwag ka nang lumaban yung ganyan. Di kaya doon nagsimula lahat yung mga health concerns mo, May? Sa lifestyle, siguro, 2010, na-operahan ako. Nag-collapse ako sa work. Yung pala, nalaman nila may cyst ako sa liver, na ultrasound ako. So, I had to undergo an operation para sa alisin yung cyst ko. Then, during the operation, nakita pa nila na mamaga yung gallbladder ko kasi meron akong 8 gallstones. So, 13 cm yung cyst ko sa liver, tapos may 8 gallstones ako. So, inalis yung gallbladder ko, pinutol yung liver ko. May bukol din ako sa ovary. So, inalis din yung ovary ko, inalis ang fallopian tube. And sa uterus, may bukol din. So, inalis din yung uterus ko. So, isang one-time, big-time operation? One operation. Ano ba yun? Ang tagal ko sa operating room. Nun? So, ilang months ka sa hospital nun, May? One month. Tapos, 1 year ang recovery ko. So, for 1 year, hindi ako nakapagtrabaho. Yun yung time na, alam mo, walang naniniwala sa akin. Pero yung time na yun, talagang kahit piso, wala ako sa wallet. Yung mama ko, nag-house to house yan, nagbibenta ng damit namin. Para lang may pagkain kami everyday. Naputulan ako ng ilaw. Tapos, for 3 months, wala kaming kuryente. And nagpunta GMA noon sa akin, nag-interview. Doon ko nalaman na ang mga anak ko pala musically inclined, marunong palang tumutok ng gitara. Sa Alexandra pala, nagsusulat ng kanta. Alam mo yun, yung talagang it was a blessing in disguise. May nang time na yun, how old were the children nung mga panahon na nagtitinda kayo ng damit? High school sila. Tapos yung time na ano ako sa wish ko lang, thank you to Direct Butch Plata. Kasi before my operation, kinausap ko yung doctor ko. Sabi ko, Doc, pwede ba ako mamatay? Sabi niya, yes. He was honest with me. So, nagpanik ako kasi high school yung mga anak ko eh. Diba? So, text ako kay Direk Butch. Sabi ko, Direk, may kilala ka ba sa wish ko lang? Kasi baka mamatay ako. Yung mga anak ko hindi makatapos ng pag-aaral. Gusto ko lang humingi ng scholarship kasi di ba wish ko lang nagbibigay sila ng scholarship. Right. And dumating naman sila, di ba? Nagbigay ng scholarship, nagbigay ng kabuhayan package, binigyan ako ng kaunting pera. Yung binigay na pera, binang down payment ko sa bahay. Kaya nung naputulan kami ng kuryente, may bahay kami. Diba? No one believes na ganun, si Myra ka, tapos wala ka kahit piso, diba? Pero dun mo makita, yung sabi ko nga, it's a blessing in disguise kasi it was God's way of telling me to stop. I have been wiser in choosing my life partner. I could have given my children a better future, better opportunities. Lalo na ngayon, gusto nila sa music, diba? My boys, ang lalaki kasi iba mag-isip eh, hindi sila makapag-focus sa music nila because gusto nila may pera sila, so nagtatrabaho sila. So, yung music nila is now on the side. Parang pag meron, okay, pag wala, ganyan lang. Pero my daughter kasi, she talked to me nung college siya, architecture student yan eh. Tapos sabi niya, I want to be a musician, sabi niya. Yung ginagastos mo sa school ko sa architecture, si Alex to, igastosin mo sa music ko. Sabi ko sa kanya, you have to think this over. Kasi hindi pwedeng gusto mo ngayon, tapos pag mahirap na, ayaw mo na. Kasi sabi ko, yung pag-aaral mo ang nakaano dyan. Pag pinasok mo yan, kailangan walang urungan. Sabi niya, di bali ako mamatay na mahirap, mamamatay ako musikero. Di ba? Alex, yun ang dugong talaga musikero, di ba? Sis, meron tayong throwback pictures. Naked Island yan. Si Coke, Sarsi, and Pepsi. Diyan ko naging boyfriend si Altantay. Si Kuya Altantay. Si Kuya Al, napaka-cool na cool na kasama sa trabaho. Nagkasama kami sa Elito Bandang Ama. Napaka-mait. So, ilang years na mga Kuya? Ay, sus! Hindi nga namin na. Hindi. Paano lang yan during the shooting? Tsaka kasi kami noon, yung Soft Drinks Beauties nga, pag may movie kami, dahil apat kami, tapos isa lang yung leading man lagi, parang contest namin yan, sino makakakuha sa leading man. Ganon. How was it working with Charito Solis? Ay, iba si Tita Charo. Ano naman yun? She gave me my first Bible. Yan ang artista na
ang eksena, luluhod siya sa buhangin, pero aalkoholan muna yung buhangin bago siya True. Marami kang matututunan sa kanya. Totoo naman. Mukha siyang istrikta, pero hindi. She's very accommodating. That's true. I think this is, fashion show of Golly Gorospe. Ako yung, yung finale na... At saka si Tito Golly, parang for a while na naging couturier ko rin siya. Uh-huh. Very supportive siya, no? Nakakatuwa. Oh my mom, just kapaiyakin niyo ako. this is one of her, yung mga picture nung late, but before siya namatay, no? During the pandemic. 2022 to, kasi namatay siya 2022 because of COVID. Oh, sorry to hear that. Because of COVID. Why? And during that time, it was the Delta variant. So, wala kami makuha ng hospital. No one would accept her. Hindi ka pwedeng lumabas, ganyan. So, dun siya nanghina. So, yung picture na yan, actually malungkot. If you will look at her, malungkot yung yung kanyang expression. Kasi nga, malungkot na siya. Parang feeling niya, what's the sense, diba? Na nandito pa ako, wala naman akong ginagawa, ganyan. Pero naging mabuti kang anak kay Mama. You took care of her. Yun nga sabi ko sa'yo, when she was alive, feeling ko talaga napakabuti kong anak eh. Pero nung namatay siya, dun ko na-realize lahat ng mistakes ko, lahat ng pagkukulang ko sa kanya. And yun yung iniiyak ko, even up to now, pag birthday niya, or pag may pinagdadaanan ako, or pag may nare-realize ako, I talk to her, Mama, sabi ko, Mama, sorry. Especially now that I'm sick. Ngayon ko nare-realize yung pain kasi itong sakit ko, sakit niya to eh. Doon ko nare-realize yung pain na pinagdadaanan niya pala before pag nangihingi siya sa akin ng pambili ng gamot, di ba? Na hindi ko pinapansin. Akala ko nag-o-oy na naman to, nagpapapansin na naman to, ganyan. Kasi nung may time na na-addict siya sa casino, so parang... Nauubos yung pera niya, yung pera ko, di ba? Dumating siya sa point na nangungupit na siya sa akin. Galit na galit ako sa kanya. Galit, punong-puno ako ng galit. And yet, nung time na mamatay na siya, nagingalo na siya sa bahay. Hawak ko yung kamay niya. Hirap na siya huminga. Hindi na siya nakakapagsalita. Alam mo, Cookie, September 14 siya namatay. September 11, birthday ni Alexandra, yung bunso ko. And kinakausap ko siya noon. Sabi ko sa kanya, Mama, sabi ko, paiyakin mo ba si Alex sa birthday niya? Magpagaling ka na, ganyan. Everyday tinatanong niya yung nurse niya daw, anong petsa na? Hindi na siya nakakakain kasi magang-magayong lalamunan niya, puro na ng because of COVID. September 11, kumakanta pa siya kahit mahina na siya ng happy birthday sa daughter ko. The next day, September 12, comatose. Hindi na makapagsalita. Pinalipas niya lang talaga yung birthday nung apo niya. September 14, hawak ko yung kamay niya nung naghihingalo na siya. Tapos, nung nakita ko nahihirapan na siya, sabi sa kanya, Mama, sabi ko, kung kaya mo pa, lumaban ka pa kasi mamaya punta tayo sa hospital. Pero kung hindi mo na kaya, sige na, magpahinga ka na. Tapos, pag sabi ko nun, Cookie, humugot ng isang hininga, tapos wala na. Ang hirap naman nun. Dahil parang up to the last moment, inaantay niya yung go signal ko na, sige na, okay na kami. Magpahinga ka na dyan. Kaya yung namatay siya, yung daughter ko nagsulat ng kanta, yung lipad. Sige na, lipad ka na, huwag kang mag-alala. Yung banda ng kuya niya, tsaka siya. And nirelease nila yung birthday ng lola nila, yung first birthday na wala si lola nila, February 22. It was yung last message for their lola. Yun. Iba daw ma-realize din talaga na kahit na anong imperfect na mga magulang natin, parang maybe they have done something good to us then. Oo naman. Kaya naman din, to their last breath, meron pa rin tayo talaga pagmamahal at pagpapasalamat sa kanila. Oo. Kasi, sabi ko nga, dati, nung buhay siya, nakikita ko lang yung bakit ako pinayag ang mag-bold star, bakit ako ganito, bakit natuto kang magsugal, bakit mo ako kinukupitan, bakit ganyan, lagi kitang sinusundo kapag nangungupit ka sa yung gano'n, alam mo yun, yung mga galit na sama ng loob ko sa kanya, di ba, na bakit hindi mo ako binabawalan pag nag-uwi ako ng lalaki sa bahay nung araw, sana mahigpit ka, sana hindi ako naging ganito, yung ganyan. Pero nung namatay siya, doon ko na-realize, lahat naman ng mabuting ginawa niya kasi
yun nga, sabi ko nga, paano ko makakasurvive ng apat na trabaho kung walang nag-aalaga sa mga anak ko? Sino mag-aalaga sa mga anak ko? Napagsisihan na rin ni Mama yung ginawa niya. Di ba kung ano man yung mga pagkukulang niya. And I'm sure, ikaw din, Maynon, napatawad mo na si Mama. Oo naman. And sabi ko nga, hindi siya yung dapat kong patawarin. Dapat ako yung patawarin niya. Ito, May. Napapatawad mo naman ba ang sarili mo? Napapatawad mo na ba? Sometimes. Sometimes. Kasi hirap eh, no? Ang hirap kasi when you forgive, you also have to forget, diba? Pero wala eh. I have no choice eh, diba? I believe I did my best pagdating sa mama ko. Tsaka diba, May, we are God's creation. We have accepted the Lord Jesus Christ as our personal Lord and Savior. You are a new creation. What's past is past. Turo mo yan kanina. Yan ang natututunan ko ngayon sa sinishare po ni Maya sa atin. Ayan, my kids. Si Gerald Albert, GA, yung nasa nandito, pinakamalaki. Yan yung time na nagbabalik-balik ako ulit sa Japan. Ano na ako niyan? Kumbaga, hindi na ako addict. Separated na kami ng husband ko. Pero nagbabalik ako ulit, magpupunta ulit ako sa Japan para magtrabaho. For them. Yeah, for them na. Yes. My dad. That's my dad. Ang gwapo ni daddy. Nung bata yan, Philip Salvador yan. Oh. That's my dad. Ayan. Wala na akong masabi sa daddy ko kasi we're okay na eh. Okay na kami. And I'm trying my best, di ba, na to be as close to him as I can. Kasi syempre, magulang natin yan. Narealize ko yun nung nawala si mama na magulang is magulang. O pa-flash up movie tayo. Ah, okay. Snake Sisters, ayan, si Derek Celso. Ito kasi yung movie na very memorable sa akin. Kasi yan yung gumawa kay Myra Manibog eh, di ba? Ayun, dyan ako nabigyan ng pangalan, dyan ako nabigyan ng break, di ba? And sabi ko kanina, dalawa lang eksena ko dyan. Yung isa tumatakbo, tas yung isa. Pero doon ka talagang nag-boom. Nag-boom. Sobrang bold ng isang eksena na no one would dare to do it. And nung napanood ni Derek Butch Plata, parang tumatak ako sa kanya na may ano to, may potential tong batang to kasi matapang. So siya yung nagdala sa akin sa Regal. Naked Island, ayan, under Regal Films. Soft Drinks ulit yan, then yung second movie ko as Myra Manibog. Meron akong memorable ano dyan, yung horror naman. Na magigising ka na lang, na nakatirik ang kanyang mga mata. Wala ko akong iniisip. May scene doon na parang ine-exorcist ni Tita Chato si Pepsi. Tali si Pepsi Paloma sa papag. Tapos pinapataka niya ng kandila habang nagdadasal siya ng Latin. And then, in the middle of that scene, namatay ang ilaw. Tapos, umangat si Pepsi from the papag. Mga 5 inches. Umangat siyang ganyan. So natakot kami lahat. Pack up, biglang pack up. Pack up, sabi ni Direct Butch, uwi na tayo, balik tayo sa hotel. On our way back sa hotel, may nakasalubong kami. Una, dalawang hilerang puro bata, tumatakbong ganyan. Sipin mo, liblib na lugar yon na may maliit lang na iskinita, tapos puro talahiban dyan. May dalawang hilerang ng bata, walang mukha. Walang mukha, nakasalubong talaga. Dumaan sa ano. And then, sa harap, merong malaking bolang apoy na gumugulong to our van. May pagdating sa harap ng van namin, patakot. Anong island ito? Anong hindi na natin mapunta? Ano ba? Sa Pangasinan yan eh. My gosh, ano ba ito? May mga ganyan pa. Tumatayo yung palahibo. Nakakalabot naman ito. Ito, May. Aha, matukso kaya ang Angel with Tito Eddie Garcia. How was it working with Tito Eddie? Ay, iba. May? Iba si Tito Eddie eh. Napaka-gentleman, napaka-disente. At saka nakakatawa, no? Oo, nakakatotoo. Iba yung bigla na lang pasimpleng magbibiro na hindi mo. Ganun yung style niya. Kung hindi ka nagpipay attention, hindi mo makukuha. Correct. Saka diba generous siya? Bomba queen, okay. Ang memorable sa akin dyan, kasi ang role ko dyan is banana cutter ako, na dancer, no? And may scene na kinunan sa Gala Theater na nagsasayaw lang ako, ganyan. Tapos napanood ko yung movie na yan sa probinsya. Uh-huh. Kami ng mama ko, may show ako sa probinsya. Doon palabas siya. Sa pinanood namin, nagulat ako, iba. Iba version? Nagsasayaw ako, so yung mukha ko, di ba? And then, biglang pagdating doon sa baba, yung ari, nagpuputol ng sagi.
galing. Ano ba? Banana cutter. So, nung napanood namin ng mama ko, gulat na gulat kaming dalawa. Ano yan? Silip. Okay, with Direk Elwood Perez. Ah, Direk Elwood. How was it working with the maestro? Ay, masarap. Sarap ka trabaho ni Direk Elwood. Galing. May hindi ka ba naman niya naitanong, nasabihan ng feel beautiful? Always. Oh. Always. Kahit na fight scene na eh, di ba? Feel beautiful. Ang memorable sa akin dito, si Mark Joseph. Kasi launching movie to ni Mark Joseph. Ang first scene namin together, bed scene. Tapos biglang may lulusob na kaaway niya. Ganyan. So, dahil bed scene, naka-nude siya. Di ba? And ako, itinali ako sa isang parang bamboo dun sa sahig. Nakatali akong ganun. At nagwawala ako dahil nagkikipagulpihan siya. Tapos, sorry ah, sa mga bata. Nakikipagulpihan siya na nakahubad. Di ba? So yung... Sabi ko, after that scene, sabi ko sa kanya, kasi first movie niya, alam mo, sisikat ka. Kasi hindi ka na, wala kang takot. Sukdulan, isa yan sa mga favorite movies ko na ano, kasi lahat ng lalaki dyan, well, not lahat, yung asawa ko dyan, hindi ko naging boyfriend, pero yung lahat ng mga ano, dyan, naging boyfriend ko before the movie. Iba na maganda. Iba na malandi. Naging boyfriend ko before the movie, di ba? Parang yung producer, si Tito Mike Miranda sa Malangit na Wala rin, di ba? Parang kinuha niya lahat ng mga ex ko at pinagsama-sama niya kami lahat dyan. Anong feeling nung gano'n? Oo, parang hindi mo na malaman kung sino mo pa kasi kasulin mo. Nakaumay? Words to ponder. From Isaiah chapter 43, verse 2. When you pass through the waters, I will be with you. And through the rivers, they will not overflow you. When you walk through the fire, you will not be scorched, nor will the flame burn you. Amen. Gusto ko may, with your permission, pasalamatan ating mga sponsors. Maraming salamat po sa Jill Stewart sa for my eyewear. Tapos po, syempre, of course, sa aking friend, Lucy Britannico of Britannico Salon and Hair Shaft Salon sa May Podium. Ang aking friend po si Leia for Bernardo's Golds and Diamonds for my jewelry. And Apostol Dental Clinic for my smile. Maraming salamat po sa inyo. And of course, FG Clinic, my FG family. Thank you very much for all your support. Thank you, I love you guys. And huwag natin kakalimutan, my new favorite cafe. Ang dami mo sarap na food. Naku, you should try this pasta. Their cake is one of the best. Art and Vine Cafe, maraming salamat po sa inyo. Thank you, Ma'am Angela Zamora. Maraming salamat po. Now, what is the best thing about being Myra Manibog? The best thing about being Myra Manibog is siguro I can be heard. Diba? Iyan ay isang gift ni Lord na when I talk, people more listen. People listen. Diba? As Myra Manibog, I'm thankful kasi yun nga, I'm given the opportunity to spread the good news that God loves us all, and diba, unconditionally, and kahit ano pang storm yung dumating sa buhay natin, we always have a pillow, diba, na pwede nating sandalan because we can rest assured that He is always in control and He is always good. And sa dami ng pinagdaanan ko sa buhay ko, lahat ng masamang pinagdaanan ko, na-realize ko, it's a blessing in disguise. Lahat yan, may purpose. Lahat gagamitin ni Lord yan kasi may purpose siya. Diba? Just wait. All this will pass. May meron bang up-and-coming show si Alex? Rain Man. Rain Man yung kanyang career single. Yung career single has already been released. It's already out in Spotify. Just wait for the album, kasi in process na yan ngayon. We are currently recording. It's composed of 10 original songs na siya lahat ang nagsulat. O, di ba? Ang galing-galing ng bata. Totoo. Supportahan niyo po. You know mo, if I have one more wish na talaga na ibibigay ni Lord sa akin, yun lang, na sana yung music ni Alexandra ay marinig ng mas maraming tao kasi she's really very good. Thank you. For a lovely lady like yourself. Thank you so much. Red roses. I hope you like it. Yeah, thank you.
Guys, you know the drill. Kung nagustuhan niyo po ang aming episode ngayong araw, please like and share and then subscribe. No, press the notification bell for further updates po kung kailan kami maglalabas ng susunod nating vlog. And guys, always remember, whatever happens, rain or shine, friends po tayo. Bye! Okay yan, sa editing na lang.